So what's up mga boss? Q&A naman tayo ngayon dahil may nagre-request si Broken. Matagal na siyang viewer din ng ating vlog and yun nga. Hindi ko alam yung tunay niyang name pero ang username niya is Broken. And ang tanong niya is nanghingi pala siya ng advice para sa bagong graduate na gustong magtrabaho dito. So, IT siya and CS graduate. Napakadaling maghanap ng trabaho. Tapos, kaya ako tinanong ko siya sa comment box kung lalaki siya or babae. Because, pag babae, medyo mahirap-hirap nga maghanap ng trabaho dito ang babae. So, lalaki ka and yeah, madali lang yan. Actually, hindi mo masyado magagamit yung pagka-IT mo or computer science mo. Madalas dito nga, gaya nga na sinabi ko, secretary. Usually kasi ang kinukuha nila sa mga IT department is mga Indian. Sa school namin, walang Pilipinong IT doon. I mean, walang Pilipinong technician na computer technician or computer programmer. Hindi rin naman kailangan ng computer programmer because yung mga software na ginagamit namin sa school is binibili lang din namin from a software company from Dubai or from UK, US, mga ganun. And yeah, kung gusto mo talaga magtrabaho dito sa Saudi, yun nga, secretary. Yan, ang magagamit mo lang dyan, Word, Excel, and yun lang, I guess. And siguro mas ma-advise ko sa iyo, mas much better na sa Dubai ka na lang maghanap ng work. Although dito kasi makakaipon ka talaga, wala masyadong leisure ba. Katulad ko nga, bored na bored na, wala na ako ibang mapuntahan. Kundi ano, bowling 'yan, tsaka tambay sa mga tropa, walang ibang lugar na pwede puntahan. Hindi katulad sa Dubai. Sobrang dami ng activities, although ganun din yung culture, parang Arabian din, pero much more anong tawag doon, advance, hindi advance eh, yung nasa dulo ng dila ako eh, pakitingin nga. Hindi, much more open. Open, pero hindi yun yung kinuha kong word eh. Basta yun. nakakainis. Anyways, yun nga. Dito, mahigpit talaga. Kung bata ka pa naman, and siguro, sige, try mo dito. Masarap mag-ipon dito kung makapag-work ka dito. Tapos sobrang cheap lang din ang mga pagkain. And mostly naman ng company na papasukan mo is po-providean ka ng accommodation or yung bahay mo. So yun, hindi mo na po problemahin. Minsan pa nga may food allowance pa and transportation allowance. So, kung maganda-ganda yung company na mapapasukan mo. Anyways, ano pa ba? Sa Dubai naman, yun nga, makakapag-enjoy ka na sobra. Pero kailangan mong magtipid. Kailangan mong kumayod talaga doon at magtrabaho. Pero ako, gusto ko din talaga magpunta ng Dubai, mag-work doon para lang ma-explore yung Dubai. And then after siguro noon, lipat ulit ng company. Ewan, ang hirap ako sa sarili ko ngayon. Ang daling sabihin na gusto ko mag-work sa Dubai, pero ang hirap na bitawan ng work ko dito, lalo na gustong gusto ko siya and napaka-pabor sa akin, mababait yung mga kasama ko sa trabaho, okay naman ang pasweldo and hindi na de-delay, and then yung environment nga dito, ang dami kong tropa, nakapag-build up na ako dito ng
family ko, ng relationship, I mean, ng mga tropa family, hindi family na. Basta yun, nakapag-build up na ako dito ng community. So, stable na naman yung mga kakilala ko. Alam mo yung parang dito na din ako nakatira. And sobrang feel at home na ako dito. So, first time ko lang bumili neto. London Dairy Premium Ice Cream Black Edition. Ano siya? White chocolate almond. Titikman natin siya. Actually, tapos kami mag-dinner ni Dad. Kakauwi lang din namin. And, yeah. Eto siya. Lasang ice cream. Sarap niya. Yung white chocolate niya. Parang lasang pieces. Sarap. So, yun. Sana may napulot kang advice. I mean, napulot ka naman sa mga sinabi ko. And, yun. Madami namang... Ayun, teka lang ah, nawala ako. Madami namang factors din na kaya yung iba is umaalis dito sa Saudi because one, yung ibang kumpanya dito nagsasakado na because medyo bumababa ang ano eh, ang economy ng Saudi bumababa pero hindi naman apektado yung company namin because government siya. Medyo-medyo lang, medyo may pagtitipid sa side nila. Doon sa school, sabi, magtipid daw sa band paper, sa ilaw, yan, mga ganyan. Alam mo yun, simple things. Pero yung ibang company talaga dito is nagsasakado na, kaya madaming nag-exit na din or umuwi. Isang factor yun. Ang isa pang factor is, na naririnig ko, work environment, meron silang ayaw sa trabaho nila, kagalit, or ayaw nila ng ugali ng amo nila. Or ayaw nila na ugali ng kasama nila sa bahay. Parang ganun. Kasi minsan, hindi ka makakapamili ng ano mo eh. Titiran mo eh. Siyempre, pag binigay sa'yo yan, diyan ka natitira. May kasama ka man sa kwarto, or may kasama ka man sa bahay. Kailangan mong tanggapin yan. And yun. Yun yung isang factor. And yung iba naman, kaya nag-exit. Because yun nga, gusto na nila pakasal muna or magka-baby muna katulad ng mga nakakang umalis na tropa pips ko. And yun. Pero from work perspective nga, mabalik tayo sa work perspective. It depends talaga sa papasukan mong company. It depends din yan. So, kahit naman siguro sa lugar, di ba? It depends sa kumpanyang mapapasukan mo sa mga makakatrabaho mo. Kung magtatagal ka sa lugar na yon. So, yun lang. I hope na may napulot ka. Paulit-ulit. May napulot ka naman sa aking sinabi. Pero, for my personal experience nga kasi, hindi ko naman din ginusto nga na pumunta dito sa Saudi. Unang-una, ayaw ko talaga dito. Pinush lang talaga ako ni Dads na mag-work nga dito. Pero sobrang sama talaga ng loob ko noon, nung first few months ko na nandito ako. But, God is good na binigyan niya ako ng community, ng mga tropa, sila Jeff, sila Ruel, at kung sino-sino pa. Na talagang na-embrace ko yung pag-stay ko dito. And I can say na nag-e-enjoy ako. Plus, ngayon nga bonus na gumanda yung mga kasama ko sa trabaho. Mas bumait yung amo ko nga. Because napalitan nga, kung hindi nyo nasubaybayan yung aking mga vlogs, last October, nagpalit na yung amo ko. Bago na yung amo ko. So, yun. Mabait naman. Sobrang caring. Magaling sa trabaho. And maganda yung aura niya, parang good vibes lang lagi. So yun lang,
Actually, patulog na din ako. And once again, once more, itulong muna mahahain ko. Pasensya na. At yung iba sa inyo nagre-request na sana ibalik na lang yung Yim's vlog, yung Yim's vlog. Pero, inshallah, in God's will. And sabi ko nga, change is constant. Parang, lahat naman tayo nagbabago, may mga pinagsasawaan tayo, and may mga nagugustuhan tayo mga bagong bagay na gusto natin explore, gawin. And, yun nga, I feel like, alam mo yun, parang, yung pag-vlog everyday, pag-vlog sa trabaho, pag-vlog dito sa bahay is parang not that necessary anymore. Kumbaga, gusto ko yung may event na gusto ko maalala or travel nga na gusto kong i-treasure. Yun yung medyo mga excited akong i-vlog. So, yeah. So, hashtag ibalik si Yim's vlog. Sige, hashtag ibalik si Yim's vlog. Okay. Yun lang, maraming salamat. Sobrang raw, not edited. And once again, once more, maraming salamat. And see you guys on my next video.